Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin ng mabilisan mga kababayan ay ito pong press con na ginawa ng inyong dating Pangulo at Prime Minister ni Baal na si Rodrigo Roa Duterte. Kasi mapapa-cringe ka na lang. Kasi yung iba po na nakausap ko, sila galit na galit. Kasi nga po, ayun na naman, yung kanyang masyadong matabil at maanghang na pananalita na pagmumura, namura na naman po ang ating Pangulong BBM. No? Parang normal na lang to kay Prime Minister ni Baal na magmura. Talagang hindi na po mapipigilan yan. It's a normal thing po sa kanya yan. No? Pero po sa atin, sa kasamahan natin, galit naman po sila. And maganda, di murahin na rin natin siya. In behalf of our President PBBM. Kasi ang presidente naman natin, no, tinatawag pa rin nilang weak, mahina, no, dahil hindi naman niya katulad itong mga to. No, no two persons are alike, even they are twins. Or no three persons are alike, even they are triplets or whatever have you. Iba-ibang personality, no? Iba-iba ang attitude, no? O personality na lang in general. Pero itong press ko na to, anong pinatunayan? Meron po isa dito na napansin ko. Actually, hindi pa po ako tapos. Kasi ito po ay 1 hour and almost 2 hours. Nandito pa lang ako sa 53 minutes and 43 seconds. Na kung saan doon ay nagmamayabang si Digong sa kanyang mga bilang isang accomplishments niya at papano niya po minura at chastise ang Pangulo. So mahaba-haba pa, meron pa akong 1 hour eh, no? Pero hindi ko lang po talaga mapigilan na, baka makalimutan ko na yung mga gagawin nating opinion at reaction. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nagla-like ng ating mga videos. Sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings, no, through super thanks, super stickers, super chat. Ganun din po sa mga nagbi-video replay at ganun din po sa mga katuwang natin sa video premiere doon sa kanilang sa ating chat box, no. Tulad po ni Ate Marie Chris Hernandez na nasa North Carolina, si Elora Liz at si kaniyang Mr. Right and Left, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, si Kaluyal Senchang, na puro mga nasa Japan po sila, no? Maraming salamat sa suporta ninyo. Si Mami B, Ate Mighty Baisa, si Maritel T, Priscilla Acepcion, si sino pa ba 'yon? May letter M pa ba? Ninita Umali, Nilda Arceo, si Rebecca Lagmay, Twiller Wilfred, no? Kung hindi po kayo nano-notify, hanapin niyo na lang, no? Kung di nyo na mapanood, ganun na talaga siguro yun. O talagang nag-quit na lang kayo, ayaw nyo na kasi minumura, nagmumura tayo. Ganun po talaga. Minsan nasasambit, no? Si RN Tusen, si Danny Reynado, si Hattori at si Lola Carclea at si Samdi na pasulpot-sulpot. No? Yung iba po, no? Salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. Maski na hindi na po kayo dyan nagko-komento, okay lang po yan. No? Subscriber update, nasa 27,500 something na po. Kunting push na lang, maaabot na natin yung 30K. No? Now, ang mapapakita ko lang na video sa inyo ay maiksi lang. Kasi yung first part po ng video na ito, from nandun ha, tumapos po siya ng 36 minutes eh. From 3 minutes to 36 minutes. Kasi ano po, naghang eh. Yung video ng SMNI, no? Naputol, nagsasalita yung inyong dating presidente, pero hindi gumagalaw, ganon. So, doon sa first 36 minutes, ang chinatastize ni Digonggong ay si Chief Justice, former Chief Justice, Associate Justice, si Castro. Si Antonio Carpio, yung retired na po yan, si Associate Justice. Kasi sabi niya, parang wala ka namang alam.
Yun po yung aking interpretation. Sinasabi nga ni Digong na siya ay nag-aral, naging professor niya si ganito, sa geopolitics. Mind you, naging teacher niya si Joma Sison. Kaya maalala nyo nung naging presidente siya, di ba nakausap niya si Joma? Ano ang sabi niya? First time in the Philippine history that we will have a socialist president. Sinabi niya yun. May video po yun. No, hindi ko na lang makita, pero napanood ko sa isang influencer din, mga kababayan. O, di ba? Lumabas sa bibig niya. Naging professor niya, si Joma. Ay, anong tinuro ni Joma sa'yo? Di ba, mga kababayan? O, eto pa. Eto pa. Isang kaibigan natin, no, nagsabi sa akin. Ito, experience niya. Talagang first-hand account niya. Kasi retired military ito. Nung 2016, nung nandun sila sa Pilipinas, nung nasa Pampanga siya, sa Basa Air Base yata, no, they were there because they are planning to set up the EDCA sites na kung saan pinirmahan ni Pinoy yan. I think 4 EDCA sites ang okay kay Pinoy. However, nung alam na ng Amerika na mananalo si Digong, they were told to pack up. Wrap it up. We will leave. Kasi meron na pong intelligence report base sa aking pagkakaintindi that the incoming president is anti-American. He is a pro-China. Napatunayan po yan ni Digong. Pinatunayan ni Digong yan. Nakasama po yan sa isa kong vlog dati na after manalo siya, he was sworn in June 2016, parang si BBM, July, August, September, October, November. 5 months on his presidency, he went to China. Totoo po yan. Naisama ko yan sa vlog. Hanapin ko lang dito yung article nito. No? Hindi ko yata na-save, mga kababayan. Saan ba yun? Ang dami ko na kasing ano dito. Ang sabi ni Duterte, ang sabi niya that he is shifting his alliance, military or economic, to China and Russia. And America, sorry, you lost me. Diba? Yung ba ang ginusto ng mamayang Pilipino? Di po ba? Tama, mali. Kaya, yun ang, ayun, hindi ko, nawala yata, nabura ko, mga kababayan. Di ba? Kaya yun ang sabi niya dati. I will be shifting my military and economic ties. I'll be leaving the Americans. Kaya yung sinasabi niya kanina, dito siguro maririnig nyo sa ipari-ano ko sa inyo, na nagkaroon tuloy ng idea ang China na parang takot-takutin siya. Kasi sabi mo, sa amin ka na, tapos gaganin ang gagawin mo sa South China Sea namin, magdidrill ka ng oil dyan. O, di ba? Hindi pwede. Kaya yung sinasabi nilang verbal agreement, gentleman's agreement, not to refer or to bring some construction materials to Ayungin or BRP, naunahan, binigay niya na yung alas niya kay Xi Jinping. Sinabi niya na ang magiging alliance ko ay sa inyo. So therefore, malaking bansa ako, malakas ako sa sayo, kaya kung ano man yung sabihin ko, maglulumuhod ka. Yan po yan. Yun yung aking pagkaka-interpret dito. Diba? Yun ang masakit. Sinabi mo kasi. Diba? Biruin mo yun. Binigay mo na kaagad. Kung baga, ano? Tanungin natin, noong bang 2016, malaki ba ang tinulong ng China kay Duterte? Diba? Bakit five months after he won the presidency, he went to China, parang nag-report siya dun sa China? Diba? Yun ang masakit. Parang nahawakan siya bigla. Kumbaga, wala namang kaalam-alam ang China. Bigla ang pumunta, sinabi mo, I'll be shifting, I'll be going, I'm gonna be friends with you, I'm gonna leave the American. So, tuwang-tuwa ang China dyan. Bakit? Kasi, kung ililive mo yung American, hindi ka makikitay up sa kanila, mostly in military, therefore, walang tutulong sa'yo. Binaliwala rin ni Digong yung MDT kasi sabi niya, ang iniisip niya, the Americans will not right away will come to your aid. Mga buladas lang ang Amerikano.
Mga mambubudol ang Amerikano. Mga warmongerer ang mga Amerikano. Idadamay nila tayo. Kaya kakampi ako dito. E ano ginawa ng China sa kanya? Mas kinakaibigan siya. Winawater cannon din. Diba? Wala rin. Kasi naglumuhod kay, binigay mo kaagad yung alas mo. Eh, nandito sa video na yun, alam ko lahat kayo napanood na yan. No? So sinasabi ko sa inyo, yung first 36 minutes ng video na ito, nung press ko na ito, na mukha silang tanga dyan, mukha silang mga Semana Santa. Tama ba? Hindi, hindi. Yung November 1st, the day of the dead. si Alvarez nakagaroon lang. Ano ang ginagawa ni Alvarez dyan? Palamuti. Nagsalita ba si Alvarez? I don't know kasi hindi pa ako tapos eh. Pero, eto, ang gusto ko lang eh, malaman natin kung meron nga talagang gentleman's agreement. Di po ba? Kasi yung first 36 minutes about minura niya si Carpio, sinasabi niya yung mga Amerikano, talagang makikita niyo yung pagka-disgusto niya. Ayaw niya talaga sa Amerikano. Eh, kasi nga eh, malaki daw ang history. At the same time, talagang ano siya, pro-China siya, communist siya, hindi lang siya socialist. Ang mother niyan, aktivista nung panahon ni Apo Lahay. Ayaw na ayaw sa Amerikano niyan. Di po ba? Look at Amy. Di ba? Kasi alam nila na sinasabi nila na ang Amerikano ay talagang mga warmonger, iiwanan ka lang ng mga yan after niyan. Gagamitin ka lang ng Amerikano. But however, the question is, why you did not fight for your sovereign rights in West Philippine Sea? You have the paper. You have the paper. Sa video ring ito, no, sinabi niya, papel lang yan. Papel lang. Hindi pwedeng i-implement. Papel lang. Itapon niya pa. Di ba sabi niya dati? Oh, so ibig sabihin, yun lahat pala, nung mga pinag-agrihan nila through papers, papel lang yan. Walang kwenta yung papel na yan. Duroy mo, abogado siya. Alam niya yung ruling na yon galing sa korte. Pero binaliwala niya. Hindi niya kayang i-implement. Kasi alam niya, no? Na alam ng China na wala na siyang kakampi. Na ang kakampi niya ay China. Kaya kung ano man ang gustong paggawa ng China sa kanya, ano man ang sabihin ng China sa kanya, wala siyang magagawa. Kasi iniwan niya ang Western powers eh. Diba? O, gustuhin man ng China dyan na paalisin yung mga... Diba diniktahan siya? O, dun sa Scarborough, yung mga mangingisda nagreklamo. Anong sabi? Hindi tinupanidigong yung pinangako niya. Ginawa niya pang sacred fishing ground ang Scarborough. Walang pwedeng makapangisda, pero hindi umalis ang mga inchik doon. Sino na i-advantage? Ang China. Sino na disadvantage? Ang Pilipinas. Pero, dito po, pinangangalandakan niya, magaling siya. Nag-aral siya. Natapos siya, naging abogado siya, naging prosecutor siya, naging mayor siya. Ha? Pero, si PBBM, sabi niya, mamaya natin kukunin yung video ng yung verbal agreement. Dito rin sa video na to, sinabi niya na si BBM, minura niya. Minura niya. Tapos sabi niya, second year ka lang ang inabot mo. Second year lang. Second year lang. O sige, granting, second year college lang ang inabot ni PBBM. Pero may diploma, mayroon siyang certificate sa Oxford. Nag-aral sa Wharton. Ha? Yeah, dibang ninyo na lang. O, marami naman nagdidibang. Hindi daw siya graduate ng Oxford, hindi siya graduate ng Wharton. So what? Eh, nung gusto nyo, sige, bigay na natin. O, pero sino presidente? Di ba? Sinong presidente? The highest leader in the land. Wala nang ang sinasabi ang mga dilaw eh. Dahil alam nila, talo sila eh. Yung binigay nilang naratiba na hindi ka nag-graduate ng Wharton, na pagala-gala ka lang dyan, anak mayamang ka, hindi ka ano ng Oxford, ganyan. Binasag nila lahat yan. Pati sa Vera Files, lumabas yan. Pinak-check nila. Pero nangyari. Diba? Ano nangyari, Digong? Sinong naging successor mo? Yung sinasabi mong second year. Yung second year lang ang inabot na presidente na naninindigan na mas merong bayag kaysa sa'yo. Kasi ikaw, pinakita mo kaagad ang kartada mo. Hindi mo muna inuna
ano ang sasabihin ng mga Pilipino? Ano ang sabi ng mga Pilipino ngayon based on the survey dyan sa nangyayaring ginagawang pangbubuli ng China sa West Philippine Sea? Hindi ko pa kasi na-upload yung West Philippine Sea vlog ko eh. Even though hati ang opinion ng mga mamayang Pilipino, but makikita mo, sabi nung isa, palaganan natin. Huwag yung takutin ng Pilipino. Pilipino are so resilient. Yun ang sabi ko nga sa kay Hattori. Alam nila. Si Hattori, alam niya rin yan. Si Carclea, alam niya rin yan. Even though we are small, but we are not weak. We are resilient. Sabi nga nila, patay kung patay. Diba? Kaya nga ang ganda ng ating pambansang awit. Tapos ikaw, Digong, kayo dyan ni Alvarez, sasabihin nyo, hindi natin kayang magera, malulusaw tayo, nuclear. Ito na lang example natin. Eh bakit hindi gawin ng China dyan sa Taiwan? Tapos sinasabi niya pa, bakit na daw hindi na lang gawin ng Amerika? Eh gago ka pala. Bakit gagawin ng Amerika na makipaggera? Diba? Ang sa kanila is to help their friend, which they have a mutual defense treaty. Ano bang nakapaloob sa mutual defense treaty? Ikaw na abogado ka, naging presidente ka, hindi mo alam yan. Ni sinasabi niya nga mga kababayan, hindi niya pala alam kung nasaan ang Ayungin Shoal. Tapos magjijetski ka sa West Philippine Sea? F you. Diba? Matalino. Oo, matalino mga kababayan. Ang gagaling ng mga law professors niya, si Joe Masison, isa doon. Si Joe Masison na founder ng Communist Party of the Philippines na maraming pinatay na kapwa Pilipino natin na mga kasundaluhan, matatapang na kasundaluhan, mga traidor. Yung profesor niya. Eh ano siya? Diba? Tulad ng sinabi ko kanina, kinausap niya pa yan, si Joe Masison. Nagmamalaki pa siya na first time in the Philippine history that there will be a socialist president. Diba? A socialist, pwede kayong hawakan sa liig, a dictator one. Nagawa niya eh. Diba? Hinawakan niya yung mga gabinete niya sa liig. Tignan nyo si Teddy Boy Loxin. Nung binira ni Teddy Boy Loxin yung mga Chekwa, pinagalitan niya. Diba? Ano ba si Teddy Boy dati? DFA? Diba? Kaya ang pinalitan ni Cayetano? Ganun ba? Eh si Teddy Boy, palaban? Oh. Diba? O sinong urong bayag? Sinasabi mo malulusaw tayo sa nuclear ba? Sa palagay mo ba gagamit ng ganyan ng China? Tinatakot ka lang niya, nagpatakot ka naman. Akala ko ba matapang? Diba? O yung sinasabi nga nung isang matanda, yung Wally Carbonell, naalala nyo yun? Na hinamon siya ni Digong ng one-on-one daw? Yung draw sila, draw? Pumunta daw sa lugar yung Wally Carbonell, di siya umatin eh. O, diba? Tapang ka lang pala sa salita. Diba nung kausap mo si Xi Jinping, anong sabi sa inyo si Jinping? Huwag mo mong gawin niya, magkagulo. O, nangyari. Umurong ka. Bakit why you did not try it? Para makita natin. Kaso ang problema, kaya hindi niya ginawa mga kababayan. Kasi, hindi niya kayang lapitan ng Amerikano kasi tinaboy niya. E meron tayong mutual defense treaty dyan sa Amerikano na hindi naman niya binoid. Diba? Tulad nga ng sabi ko sa inyo, yung kaibigan ko nagsabi, he was part of that thing na magsiset at ng EDCA nung 2016 sana, kaso nung naging presidente si Digong, natenga yung pagsiset up ng EDCA. Kaya sabi nila, we have to wrap it up, we have to pack up and go home. Kasi alam nila na si Digong hindi yan aayon at siya ay pro-China. Yun ang hindi natin nakita kay Digong. Ang rhetoric niya noon ay 6 months, tatapusin niya ang droga at siya ay magjijetski sa West Philippine Sea, itatayo yung, niya yung flag ng Pilipinas. Yung pala, hindi totoo. Sinabihan pa tayo ng mga estupido kayong Pilipino sa mga sinasabi ko. Yon. Tinawag tayong mga estupido dahil naniwala tayo doon sa campaign niya. Diba?
Hindi niya sinabi na ako ay magiging pro-China, pero that's on his head already because the intelligence report of the Americans already been finished that this guy is pro-China. Diba? O, anong nangyari? Nangyaring kabalbalan, sabi nyo, at peace ang mga sa West Philippine Sea, really? That time? Ba't nyo tanungin yung mga mangingisla sa Zambales at Palawan? Yung mga nakatira sa Palawan. Dahil hindi naman kayo na-istorbo eh. Diba? Kaming mga taga Zambales. Oh, sila Ilora, yun dyan sa Palawan at dyan sa Pangasinan. Dyan sa Batanes. Diba? Oh, nasaan si Digong? Hindi niya alam kung nasaan ang ayungin. Gago. Kaya pala, okay lang sa kanya na wag nang ikumpini yung BRP Sierra Madre. Alam niyo pa, sabi niya dito, sa video na yan, ha? Mga kababayan, sabi niya, go ahead. Sila naman ang nandyan eh. Oo, eh, bakit ka pa nagsasalita dyan? Bakit mo pa minumura ang pangulo namin? Diba? Wala ka na eh. Wala ka ng power. Hindi na kayo ang gumagawa ng inyong foreign policy. Wala na kayo eh. Eh, bakit mo mumurahin si Pangulo? Yung sabi niya eh, kung kinausap lang daw siya, ina, second year lang inabot mo. O ikaw, ano nagawa mo? Ano nagawa mo? Para sa West Philippine Sea. Diba? Diba ang sabi ni General Browner Jr. that they will bring mga supply, mga construction supply sa BRP Sierra Madre, aayusin nila. Yung banyo, nagre-reklamo yung mga nandoon. Oh, bakit? Hindi ba pwedeng kumpunihin yung banyo, yung toilet? Yung kwarto nila, di ba? Oh, hindi mo man lang yung maiprovide sa mga sundalo mo? Nag-umoo ka na lang? Na tulad ng sinasabi ng Chinese, pinatotohanan ng Chinese eh. Inulit ni Mao Ning that there is really a gentleman's agreement. Ang tawag nila, gentleman's agreement. Ang tawag ni Digoy, verbal agreement. Therefore, verbal, there's no ink. So tama yung sinasabi ni Senator Tolentino that everything based on the Vienna Convention, everything that there is an agreement, it should be ink, written. Diba? Wala. O ito, pakinggan ninyo. Lalo kayong mabisit, umpisaan ko po sa 36 minutes na kung saan tinatanong dito is the gentleman's agreement. At mag-ano kayo? Merong kasagutan pa dito si Digong nung may isang nagtanong. Tignan ninyo. Ha? O, eto po mga kababayan. Clear. So you said that where is, there was an agreement and was it written or verbal only? And Verbal. Walang written sa amin pa na. During my relations with China during my term, walang written, except yung mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako. Kaming mga... It's not binding. No, it is binding. It's not... It's just, just because it was not signed, other agreements, other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi mo kailangan ang presidente ang mapunta doon. Okay. Thank you, sir. You cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries because that would take. Kaya may dala ka mga diplomatic trade undersecretary, trade secretary. Sir, I am just asking you to exactly, meron ka mong recorder, quote me exactly para walang misconceptions, misunderstanding. Ipalayo mo yung mukha nga mo kasi maliit ang kwarto. Gihin mo yung issue ni
PBBM, ang statement ni Harry Roque, and then yung advisor, Attorney Salvador Panilo, sinabi niya, tinawagan ko ang facility na kausap kami, walang gentleman agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque na mayroong gentleman agreement at yan ang ginagawang issue ni PBBM ni Roque? Alam mo, si Harry Roque wala pa doon. Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang si Paneno ang nandoon, wala si Harry Roque. He was not there because he was not part of the government delegation. So, wala ko akong maisagot dyan kay about Harry Roque. Ask him again. Ask him again. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is being said in whisper. Kung meron man ang agreement. Bakit sinabi ni Roque, Harry Roque, yung wala pa siya doon noong panahon, bakit sinabi niya na pinakakalipa, ginawang isyo ni PBBM na yun? Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niya ang isyo na meron lang kayong... Do you know Harry Roque? Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Meron kayong idea? Wala, pareho tayo. So yan po mga kababayan, no? Mukhang pinapalabas dito ni Digong na lahat ng verbal ag usapan nila ni Xi Jinping ay nilalagay nila sa writing. Mukhang hindi niya naintindihan yung question nung babaeng una, yung tungkol sa verbal agreement or gentleman's agreement. Sabi niya, oo, lahat verbal. Biglang kumambyo. Sabi niya, hindi man ako ang magpirma dyan. Mga undersecretary or secretary. Yung sa mga trade. Eh, hindi yun ang tanong eh. Mahina kasi magtanong. Nakita niyo kung paano sila very takot. Takot yung mga nagtanong eh. Yung mga nandyan eh. Sabihin lang, sir, hindi po yun ang tanong ko. Ang gusto kong ipunto ay yung gentleman's agreement. Wala daw po na kasulatan kundi kayong dalawa lang ni Xi Jinping ang nag-agree. Ganon. Eh hindi, ang pinunto ni Digong, lahat yan, oo, verbal ko. Una, kung marinig nyo kaagad, verbal, oh, verbal. Pero, after that, ilagay si in writing. Kasi hindi man presidente ang magpirma. Diba? Tapos, sabi niya, i-record mo para mawala ang misconception o misinformation. Eh mali na nga eh, kasi ang iba ang pinupunto eh. So sinundan ng lalaki through Harry Roque. 'Di ba? Sabi ni Harry Roque, meron daw gentleman's agreement. Sabi naman ni presidential adviser daw eh wala. Tapos sabi ng lalaki, 'yun daw ang ginagawang issue ni PBBM. Correction, hindi po 'yan ginagawang issue ni BBM. Natanong lang po siya diyan. Ni hindi niya nga 'yang binobrought out eh. Kaso tinanong lang siya. Kung issue yan, siya na ang nag-aano niyan, hindi po. Ang nag-i-issue niyan ay ang China. Diba? Tapos sinundan ni Harry Roque. Pero ang blame kay PBBM, ang nag-i-issue si PBBM, eh di Pacquiao ka pala. Diba? Yung nagtanong na yon, may insinuation din, kaya tuloy minura ni Pangulong Duterte ninyo si PBBM. Because of that line of questioning. It is not PBBM who made the issue. Hindi niya nga ginagamit. Kailan lang lumabas sa bibig ni PBBM yan?
During that interview, yung media interview, the ambush interview, doon kasama niya si San Juan Mayor, 'di ba? Yun yung sa mga traffic. Oh, paano naging issue kay PBBM? Bakit ang blame ngayon na kay PBBM? Kaya minura siya eh, kasi yung line of questioning ninyo is very malicious. Hindi ini-issue ni PBBM yan. Tama, mali ako. Correct nyo ako. Inissue ba yan? Kung inissue yan, di sana matagal nang binalita yan sa mga media. Eh, hindi lang eh. Sinagot lang ni PBBM yun, issue na. Horrified lang yung sagot niya, issue na. Ganon? Hindi, ang nag-issue ang China. Sila ang nagbigay ng naratiba. Sinagot lang ni PBBM tulad ng sinasagot ng inyong poon na si Digong. Sinasagot niya yung mga question. Eh dito nga, anong sabi niya? Ha? Wala si Harry Roque during that time na pumunta kami. Wala pa siya sa aking gobyerno. Halfway na siya, which is true. Yung kinekwento nga nito dyan, ha? Sinundan niya yan eh. Sa table, yun na, leader sa leader, mga secretaries, cabinet members, nandun si Lorenzana, nandun daw si Anyo. O, nandun si Panelo. Tama, si Panelo, kasama niya. Ha? Ngayon, kung ano yung pinag-usapan nila, yun nga sinasabi niya, sabi niya, gusto kong mag-drill ng oil dyan sa party ng inyong ano, South China Sea, kasi party rin namin yan, West Philippine Sea. Ang sabi ni Xi Jinping, wag mong gawin, magkagulo. O, anong authority ni Xi Jinping? Diba? Anong authority mo, Xi Jinping? Nadiktahan kami. Tama naman si Pangulong Bongbong Marcos eh. Walang pwedeng magdikta sa atin kung ano ang dapat natin gawin dyan sa ating sovereign rights, sa ating territorial waters. Eh yun ang hindi kayang ipagtanggol ni Digong eh. Ang lagi niya kagad isasagot, ay hindi, malakas na bansa to, napaka-powerful nito. O diba? Ngayon ibiblame niya ang Amerikano? Nasa ang blame, wala sa kanya ang blame, siya ang hero? Dahil siya ay magaling? Dahil naingatan ko ang buhay ng mga Pilipino? Bakit? Nagkaagera na ba? Ha? Meron na bang intelligence report na, oy, magkaagera na bukas ha? Nakikipag-lateral meeting ka pa? Wala naman. Ano ang sabi ng Pangulo? Ha? Si Pangulong PBBM. Patuloy tayong makikiusap through ministerial, sub-ministerial, people to people hanggat kaya natin idaan sa pakiusapan. Ganyan din ang gusto ng China. Di sana kung gusto na makipaggera ng China, binagsakan na tayo ng mga million-million nilang mga bomba. Di ba, Digong? Oh, ano nangyari? Di sana kung gusto nila tayong girahin na, wala na nakakalipad sa Pag-asa Island. Wala. Ang gusto ni Digong, yun daw 7th fleet ng Amerika, ilagay na dyan sa West Philippine Sea. Eh, hindi naman ganun. Wala ka talagang utak pagdating sa military. Paano? Hindi ka nag-military. Di ba? Grabe oh. Ang sisi na kay PBBM. Kasi ang gusto nilang mangyari, bumaba ka na PBBM kasi you are gonna bring us to war with China. Hindi po eh. Tapos biniblame nyo ang Amerika. Bakit? Kasi kumakapit ang ating Pangulo sa Amerika. Ha? Na sinasabing ironclad, ironclad. Pero itong mga to, yung ating spirit na bilang isang Pilipino na maninindigan tayo sa ating karapatan bilang Pilipino, bilang may soberenya, na hindi tayo madidiktahan ng ninuman tulad ng ginawa kay Digong na diniktahan siya ng mga inchik na huwag kang gagalaw dyan sa West Philippines inyo or sa South China Sea, kami lang. Hindi niya alam eh. Inamin niya, hindi niya alam kung nasaan ang Ayungin Shoal. Baka hindi niya rin alam kung nasaan ang Scarborough eh. Diba? Ba ang alam niya yung 10 dash line ng China? So therefore, what kind of president are you? You don't know, even know that one? Ni hindi ka lang na-brief ng iyong mga national security advisors? Ng iyong defense secretary? What are they? They are just imbeciles that back then. Because what? You control them. Dito na lang kitang-kita niyo yung pagkatakot. Hindi po yung pagkarespeto. Pagkatakot. Kasi you cannot get the right answer you want to get from him. Di ba yung line of questioning ng babae, tama naman? Anong masasabi nyo sa gentleman's agreement? Verbal lang daw? Oo, verbal lang. Pero na andun, nakatingin kami. Iba po yung pinupunto niya eh. Buti na lang sinundan nito, nung lalaki. Ang sabi niya, wala pa si Roque nun. Si Panelo, si Ronsana, si Anyo, na mga yung ngayon, manasa kagabinete ni Bongbong. O tapos bigla na lang siyang magmumura-mura kay Bongbong.
Di ba? Ano lang sabi ng Pangulo? Bakit bawal bang magbigay ng opinion ng Pangulo? Bawal magbigay ng kasagutan kung ano ang tama at mali? So therefore, kasalanan lahat ni PBBM? Issue kay PBBM? Ganun ba? Eh, ang galing nyo namang mga didisyat kayo. Kung magaling naman pala kayo, eh bakit hindi nyo na-implement ang 2016 arbitral ruling? Bakit nandiyan pa rin na-discovering ang mga bahura natin ay mga wasak-wasak? Diba? Kung talagang kayo ay makabayan, tulad ng litratong ito ni Digong pahalik-halik pa sa Pilipinas, eh bakit ka magjo-joke na gawin na lang ng China probinsya ang Pilipinas? Doon pa lang eh. Stupido kaming mga Pilipino, naniniwala sa'yo. Ako naging stupido ako, naniwala ako, sinuportahan kita eh. Yung pala, sell out ka, duwag ka. Bow down ka kay Xi Jinping, sinabihan ka lang huwag kang gagalaw. Tapos, provision lang sa BRP Sierra Madre, hindi ko kumpunihin. Ano pa, paano pag bumagsak na yan? Anong gagawin? Ang gusto daw niya, hilahin daw ng Amerikano, tapos maglagay ang Amerikano doon. Hindi pwede eh. Kailangan may approval ang Philippine government. Kasi pag nandun ang Amerikano without approval, therefore, they are also suppressing our sovereignty na ayaw natin. Diba? Gunggong eh. Nag-geopolitics pa daw siya, wala na palang alam. Sabi nga kahit na sino pang banyaga niya na pakikialaman ng ating sovereign na we have to palag-palag, papalag tayo. Diba? Oh, anong sabi niya kay Roque? Wala si Roque, tama naman. Ha? Sabi niya ba, kilala mo ba si Roque? Siya kilala niya si Roque. Ang ugali ni Roque is kung saan mag-benefit si Roque, doon siya. He is a jumping jack. He is a butterfly. Sisimsimin niya yung bango ng bulaklak hanggat mapakinabangan niya. After that, babaliwalay niya yan. Tingnan niyo si Roque, siya ang totoong tumba balentong. Yung sinasabi niyang si Bongbong Marcos ay tumba balentong, siya po yun. Iyan o, nanggaling na sa bibig ng Pangulo. Do you know Harry Roque? Do you know him? Do you know what, ano, yung personality niya? Ano sabi ng lalaki? I don't know, sir. Oh, same thing as you. Diba oh, hindi niya man lang dinipensahan si Harry Roque. Why? Because Harry Roque is a loose cannon. Ang hirap idepensa nung sinabi ni Roque, but the question is, saan nakuha ni Harry Roque yung sinasabi niyang gentleman's agreement? Ano yun? Kinopya niya lang dun sa sinabi ng official ng China na nagsabi nun originally? Ano ang inside info ni Roque? Bakit? Sabi niya, walang gentleman's agreement. Kasi kung meron daw nun, whisper, isusulat ng DFA. Iaano nila sa DFA. Eh kaso, sabi niya Alang Cayetano, wala eh. O saan nakuha ni Roque? Diba? Sabi ni Digong, oh, wala, verbal-verbal lang kami. Diba? Oh, wala daw siyang maisagot diyan kay Harry Roque. Kasi, sinasabi niya, wala. Ha? Yung verbal-verbal nila is usap-usap, tapos yung mga trade secretaries, sila ang pumipirma. Pero yung sinasabi ni Harry Roque, saka yung official ng China, hindi madepensahan ni Digong. Diba? I don't know if just, yung bang iniiwasan niya. Kasi, pag sinagot niya yan ng direkta, malay ko. Malaki yan. Diba? So therefore, he is protecting himself. Wala siyang masabi kay Roque. Pero saan kinuha ni Roque? Kumbaga, copycat si Roque? Diba? Because si Roque ang affiliation nasa China? O, ano ang sabi ni Panelo? Si Panelo ang dinipensahan ni Duterte. Diba sabi ni Panelo, walang ganyang agreement? Ang nagsasabi nun ay sinungaling. Patungkol yun kay Roque. So therefore, si Roque nagsisinungaling. Pero saan galing yung impo ni Roque? Kasi sabi ni Digong, wala pa siya, hindi pa siya member ng gabineto ko, halfway pa lang. Halfway siya nung dumating. Kasi bakit? Siya kadaldalang kasi ni Roque, talakitok nga, kaya siya kinuwang spokesperson. Dilawa niyan, si Roque. Diba sabi nga ni Luke Espiritu, ikaw, diba dati kang Commission on Human Rights, ngayon ganito ka kay Marcos eh, you're singing hallelujah. O diba, ganun si Roque, kilala nilang ugali ni Roque. Jumping jack. Diba? Political butterfly. Ganon siya, huling-huli si Roque. O ngayon, Roque, anong masasabi mo dyan sa sinabi ng Pangulo? Diba? Tinanong pa siya, do you know him? Do you know his personality? Pahiya siya.
Sinong dinepensahan ulit? Si Panelo. Sabi ni Panelo, nandun ako. Wala namang ganyang usapan. Oh. Kasi nga, hindi nga tinranslate ng DFA into writing. Kasi ayaw ng China na into writing. Ang gusto lang is, pero verbal. Diba? Pag trade, pwede. Kasi talagang, oh sige, mag-import tayo, mag-ganito, export ako. Pero yung mga ganon, no? Hindi natin maiaalis sa ating kaisipan na sadyang meron. Hindi lang na-translate sa written form kasi ang gusto ng China, ganun lang verbal. Pero yung verbal nila, hindi pwedeng ipasa kasi wala na si Digong sa pwesto. Kaya tingnan nyo, di ba iniwan rin siya ng China? Hindi na kompleto yung pinramis na bilyong-bilyong dalyar na proyekto. 5% nga, less than 5% lang. O, kasi alam nila, one and done. Kaya ginago rin nila si Digong. Ano na pala ni Digong? Wala. Balik siya sa ano, BFA. Binalik niya ang BFA. Na-i-vlog natin yan. Akala niya siguro, all the way ang China sa kanya? No. Kung ano rin ang masisipsim sa'yo ng China, ganun din. Oh, ginamit ka lang ng China to advance there, ano dyan, sa West Philippine Sea. Ginamit ka lang, tinuta ka lang, nilaro ka lang ng China. Akala ko ba, tactician, brilliant. Yung pala, nagpakatanga. Oh, kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo? Diba? Parang nilaglag si Roque. Oh, tapos, minura ang Pangulo. Hindi ko na po maisama dito kasi di na. Magagalit lang lalo kayo. Panoorin nyo na lang po in private. No? O panoorin nyo sa mga favorite nyong vlogger influencer. Ako, parang nasanay na ako eh. Diyan sa gagawin nilang matupig. Ano yun? Yung maisog. Yan sa Sunday. Malamang yan. Another one na naman ng mga PI. Ganyan na naman ang matitikman ng Pangulo dyan. Kawawang kawawa talaga ang Pangulo natin mga kababayan. Nakakabisit talaga. Sa totoo lang. Nakakaasar lang. Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.